Hi, and this is Ronald Corpus Official, and welcome to my vlog. And for this content, for this video, is all about hats. So, ating tatalakay ng ating pag-uusapan ang mga tips para hindi makagat ng aso o pusa. Una na dito ay ang iwasan na lumapit sa inyong alagang aso o pusa habang sila ay kumakain. Bakit? Kasi kung lumapit kayo habang sila ay kumakain, feeling kasi nila naaagawan sila ng kanilang kinakain. So, nagagalit po ang aso. One time na lumapit ako sa isang sa aso namin na, at saka sa pusa na habang sila ay kumakain, nagagalit sila. So, kung inyong mapapansin, kung inyo pong hawakan sila o inyong lambingin, ay tsak na makagat kayo. Para maiwasan natin na hindi po kayo makagat ng isang aso, na napakahirap po pag nakagat po ng isang aso, napakahasil po dahil kailangan nyo po magpaturok ng anti-rabies kung kayo po ay nakagat ng inyong alagang aso. So, para safe, kailangan nyo pong magpabakuna kung kayo po ay nakagat ng inyong alagang aso. So, number one na tip para hindi po makagat ng inyong alagang aso ay ang iwasan nyo pong lumapit sa inyong aso o pusa habang sila ay kumakain para po hindi makagat. Dahil pag kayo po ay lumapit sa inyong alagang aso, ay tsak na kakagatin kayo dahil feeling po ng inyong aso ay aagawan nyo po sila ng kanilang kinakain. Pangalawang tip na ibibigay ko po sa inyo para hindi makagat ng aso o pusa ay ang iwasang maapakan ang inyong aso o pusa, lalo na yung mga pusa. Kasi pag naapakan nyo po ang inyong alagang aso o pusa, actually ayaw nila kayong kagatin. Pero dahil nasasaktan o naipit ang inyong alagang pusa, wala po silang ibang gagawin kundi ipagtanggol ang kanilang sarili. Para matanggal po sa pagkaipit po ang kanilang naapakan mong bahagi ng kanilang katawan, ay kakagatin po kayo ng aso o pusa. Kaya para hindi po makagat ng aso o pusa, iwasan po natin na maapakan sila. So huwag pong mag-cellphone habang kayo po ay naglalakad, lalo na kung kayo po sa inyong bahay ay meron kayong mga alagang aso o pusa. Tingin po sa daan, hindi po sa cellphone na dala-dala nyo. Para hindi po ninyo maapakan ang inyong alagang aso o pusa. Dahil doon, hindi kayo makagat ng inyong alagang aso o pusa. Pangatlong tip na ibibigay ko po sa inyo para hindi po makagat ng ating mga alagang aso o pusa ay huwag pong lumapit sa hindi nyo aso o pusa. Bakit? Naranasan ko po yan nung that time na pumunta kami ng San Fernando, Pampanga. So, hindi pala. Ang hilis Pampanga pala. So, try sana namin magtanong sa tao o sa mga tao na nandun o sa doon sa may bahay. Sinubukan sana namin tanong kung tama ba yung binabaybay naming lugar. So, huminto kami malapit sa aso. Aba, yung aso ay hinabol kami. So, para hindi po tayo makagat ng aso o pusa, iwasan po nating lumapit nang hindi po natin alaga yung aso o pusa. Kasi po, sila po ay nangahabol at nangangagat. Feeling kasi nila, inaatake na sila. Para hindi po makagat ng aso o pusa, iwasan po natin lumapit nang hindi natin alaga yung aso o pusa. At ang pang-apat na tip na ibibigay ko po sa inyo para hindi po makagat ng aso o pusa ay huwag po lumapit sa mga asong bagong panganak. So, bakit? Kasi pag lumapit kayo dun sa mga asong bagong panganak, feeling nila, kinukuha nila yung anak nila. Kaya ipinagtatanggol nila ang kanilang mga anak. Kaya kakagatin kayo nun kung kayo po ay lumapit sa mga asong bagong panganak. Kaya para maiwasan na hindi kayo makagat ng inyong alagang aso o pusa, huwag nyo pong tangkain na lumapit sa mga asong bagong panganak. At ang panglimang tip na ibibigay ko po sa inyo para hindi po makagat ng aso o pusa ay iwasang ilapit ang inyong mga kamay na may hawak na pagkain doon sa aso at pusa. Kasi ang mga aso at pusa, lalo na ang mga aso ay gutom,
ay naku po, bigla na lang yan, hahablutin ang inyong pagkain. Eh, nakahawak ka dun sa pagkain. Baka hindi pagkain ang makuha ng inyong pusa o makagat ng inyong aso o pusa, baka kamay nyo na kasamang makagat. Kaya iwasan, kung halimbawa hawak niyo pong pagkain, iwasan niyo pong nakalaylay ang inyong kamay kasi mayroong mga asong nakapaligid dyan na hindi mo nakikita at bigla ka na lang takmalin o kagatin o hablutin ang inyong mga kamay na may dalang pagkain. Kaya iwasan po natin yan para hindi po tayo makagat ng mga aso o pusa. At ang panghuling tip na ibibigay ko po sa inyo para maiwasan na hindi makagat po ng aso o pusa, ito po ay ang huwag nyo pong asarin ang mga aso at pusa. Alam naman natin na ang aso at pusa ay isa yan sa mga matatalinong hayop na nabubuhay sa mundo. Pag inaasar nyo po ang aso at pusa, tsak na tatandaan kayo. Once na makita kayo uli, kaya baka makagat kayo ng mga aso at pusa. Kaya para hindi po makagat ng aso at pusa, huwag po nating asarin ang mga aso at pusa para po maiwasan po natin makagat. So yun lang. So sana nakatulong tong video na to. So sana nakatulong tong tip na ibinibigay ko po sa inyo para maiwasan po na hindi makagat ng ating mga alagang pusa o mga asong gala na nakapaligid po sa atin. So once again, this is Juanol Corpus Official na nagsasabing, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel, and kung gusto mo yung content nito, so pakilike, and kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat, and mag-leave po kayo ng comment any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content, kung paano po maiwasan na hindi po makagat ng mga aso o pusa. So don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong-buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all. Aww. And bye-bye.